kapuri alay namin sa'yo. Hindi nang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo. Ang mga anak naman ninyo'y ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti, ipilin niyo kami ng isang haring mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo ang lahat ng sinasabi nila, sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyo nang magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karuwaheng pandigma at ang iba'y mga ngabayo at ang iba namay lakad na mangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa libo-libo at sa lima-limampu. Ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin sa gawaan ng mga kagamitan at karuwaheng pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto, tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, tanima ng ulibo at paalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ang ikasampung bahagi ng inyong ani sa bukid
at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno, mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang mga alila, babae at panglalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din niya ang 10th bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na yaon, idadaing ninyo sa Panginoon ang inyong hari na kayo na rin ang pumili. Ngunit hindi niya kayo pakikinggan. Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, kahit ano ang gawin sa amin ang ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa. Pamamahalaan kami ng isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway. Ang lahat ng ito'y sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, sundin mo ang gusto nila. Bigyan mo sila ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at ang pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo, yaong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Kapernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan, kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, anupat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, ay may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan.
hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihing tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakikita ng ganito, sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po mga minamahal kong mga kapatid na deboto ng ating mahal na poon na naririto at kasama natin online. Ngayon po ay araw ng Biyernes, araw ng debosyon. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung inyong mga katabi. Pakisabi sa kanila, pagpapalain ka ng Diyos. Amen. Buhay pa po ba yung mga katabi ninyo? Gumagalaw pa. Yan. Salamat sa Diyos. Akala ko bubuhatin nyo na palabas. Napakinggan po natin sa ating ebanghelyo yung isang kwento ng isang paralitiko. Kapag sinasabi po nating paralitiko, ano pong ibig sabihin noon? Hindi makagalaw. Wala nang kakayahang makakilos pa. Bago ko pupuntahan yun, gusto ko pong puntahan muna yung unang pagbasa. Dahil yung bayan ng Diyos na pinaglilingkuran ni Samuel ay parang paralisado na rin. Bakit? Ano bang nangyayari sa kanila? Hindi na sila makakilos ng maayos sa kanilang bayan dahil sinasakop na sila ng ibang mga bansa. Hindi na rin makakilos. Parang paralisado na rin. Kaya anong hinihiling nila sa Panginoon? Panginoon, bigyan mo kami ng hari na magtatanggol sa amin, na mamamahala sa amin. Noong una ayaw pang ibigay, pero kalaunan ibinigay din ng ating Panginoon dahil yun yung panalangin, yung sigaw ng kanyang bayan. At sa ating ebanghelyo, ito na, dumating na yung tunay na hari na magtatanggol sa mga nagpaparilisa sa ating mga buhay. Hindi lang naman po mga tao yung nagpaparalisa sa ating mga buhay. Ano pa ho ba? Karamdaman at yung pinakamalalim na pumipigil para makalapit tayo sa Panginoon. Yung pinakamalalim na nagpaparalisa ng ating mga buhay ay yung ating mga kasalanan. Ito po ay yung naglalayo sa atin sa Diyos. Gusto ko pong puntahan yung estado ng paralisado. Minsan po sa buhay namin sa aming pamilya, 2012 po, year 2012, yung tatay ko po ay nagkaroon ng malalang karamdaman. Nagkaroon siya ng maraming pag-atake sa puso. Kaya yung tatay ko po nung panahon na iyon ay nakahiga na lamang sa kanyang higaan. Hindi na makakilos, hindi na makagalaw, hindi niya na magawa yung mga dati niyang ginagawa. Kaya yung tatay ko, para bang nawawala na ng gana, nawawala na ng pag-asa, yung pananampalataya niya rin ay parang naparalisado na. Kaya isang araw po, habang kami ay nasa bahay nung isa ko pang kapatid, tinawag kami ng tatay ko. At sabi nung tatay ko sa amin, okay na ako, okay na iyon, alagaan niyo yung bawat isa, okay na ako.
Siyempre po bilang mga anak, ang sasabihin po namin, mangiyak-ngiyak pong sabihin sa tatay ko, hindi po pwede iyon. Gusto pa po namin kayong makasama. Gagawin po natin yung paraan, yung lahat ng pwede nating magawa para lang maging okay kayo. Inilagaan po namin siya, ipinagdasal. At matapos po yung isang taon, naging okay naman po yung tatay namin. Salamat sa Diyos. Nakakakilos na muli siya ng maayos. Nakakabangon na. Nagagawa niya na ulit yung kanyang mga ginagawa. Ano pong napakahalagang pinapahayag sa atin ng pangyayaring iyon? May mga tao po sa buhay natin na darating yung pagkakataon sa buhay nila na para bang titigil na lamang din, para bang gusto nang bumitaw dahil sa maraming pinagdadaanan sa buhay, dahil sa maraming dinadala sa kanilang mga buhay. Anong nangyayari dahil sa mga pagsubok na dumadating? Napaparalisa yung kanilang pananampalataya. Kaya gusto na lamang bumitaw. Pero kami po, yung kaming kanyang pamilya, hindi kami bumitaw. Hindi na paralisa yung aming pananampalataya. Patuloy kaming lumaban. Patuloy kaming nanampalataya. At yung aming pananampalataya nagtulak sa amin para gawin yung lahat-lahat, para alagaan at samahan yung aming tatay. Ang sinasabi po sa atin ito, sa araw na ito, napakahalaga ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. Napakahalaga na tayo ay nananalig sa Diyos dahil may mga pagkakataon na yung iba ay mawawala sa pananampalataya. Tayo po ang tinatawag na magdala sa kanila sa pananampalataya. Magpabalik ng pananampalatayang nawawala na sa kanila dahil sa maraming pinagdadaanan sa buhay. Katulad po sa ating ebanghelyo, yung paralitiko ay hindi na makagalaw, hindi makalapit sa Panginoon, pero merong nagdala sa kanya, sa Panginoon. May apat na tao, at yung apat na tao nito ay sinasabing mga kaibigan niya. Dahil sa pananalig ng kanyang apat na kaibigan, naidala siya sa Panginoon, napagaling siya ng Panginoon, nagkaroon muli siya ng panibagong buhay dahil sa Panginoon. At anong tiningnan ng Panginoon? Yung pananalig ng kanyang mga kasama. Kaya nakatingin po sa atin yung Panginoon, tinitingnan ng Panginoon gaano ba kalakas yung ating pananampalataya, gaano kalakas yung ating pananalig. At itong pananampalatayang mayroon tayo, tandaan po natin, panghawakan natin ito dahil ito yung magiging susi para maibalik yung mga nasa kadiliman sa pananampalataya. Maibalik yung mga nawawala sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Kaya magandang tingnan din po sa ating mga buhay. Katulad ng paralitiko, alam po natin may darating sa punto ng ating buhay na para bang mapaparalisa din yung ating mga pananampalataya. Ang tanong, sino ba yung mga nakapaligid sa akin? Sino ba yung mga kaibigan ko? Saan ba ako dinadala ng aking mga kaibigan? Dahil yung mga kaibigan sa ebanghelyo, dinala nila yung kanilang hindi makakilos na kaibigan patungo sa Diyos. Yung mga kaibigan po ba natin, dinadala tayo sa ating Poong Jesus Nazareno? O kung saan-saan tayo dinadala? Isa pang magandang tanong, anong klaseng kaibigan tayo? Saan natin dinadala yung ating mga kapwa, yung ating mga kaibigan? Nawa, kapag nakikita natin yung ating kaibigan na nawawala ng pananampalataya, kapag nawawala siya sa buhay na ito, kapag nakikita natin yung miyembro ng ating pamilya na nawawala na sa tamang landas, kapag nakikita natin yung mga taong nakakasalamuhan natin na para bang may hinahanap pero hindi nila alam kung saan matatagpuan yung kaligtasan sa buhay nila, tayo yung maging tunay at tapat na mga kaibigan sa mundong ito, maidalanawa natin sila sa sagot sa mga katanungan sa buhay nila.
kay Poong Jesus Nazareno. Buhatin po natin yung bawat isa patungo sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang isang mahalagang ipaalala natin sa bawat isa, sabihin po natin ng sabay-sabay, tapat akong kaibigan. Tingnan yung katabi, sasabihin natin sa kanila, bubuhatin kita patungo kay Jesus. Tingnan ulit, kaya niyo po bang buhatin? Kaya naman. Hindi naman po literal na pagbuhat. Yung pagbuhat po ay pagbuhat ng kanilang katauhan, kalooban, patungo at papalapit sa ating Panginoon. Yun po yung napakahalaga. Maging tunay tayong mga kaibigan sa mundong ito. At ano pa po yung isang mahalagang pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo? Yung mga kaibigan po sa Ebanghelyo, pagkatating nila kung nasaan si Jesus, hindi naman sila agad makalapit kay Jesus kasi ang daming mga tao na gustong makakita kay Jesus. Anong ginawa nila nung hindi sila makalapit sa pamamagitan ng pintuan? Bumutas sila ng bubong para doon ibababa yung kanilang kaibigan at para mailapit sa ating Poong Jesus Nazareno. Ano pong napakahalagang sinasabi nito sa ating mga buhay? Yung napakahalaga pong ipinapahayag sa atin, kung minsan po, yung unang paraan ng ating paglapit sa Diyos ay hindi naman agad sasagot din yung Diyos. O kaya naman, yung isang paraan na una nating naisip ay hindi agad magwo-work. Ano pong pinakita sa atin ng mga kaibigan? Hindi sila sumuko. Gumawa sila at naghanap sila ng ibang paraan para mailapit lamang yung kanilang kaibigan sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Tayo po, kung tunay tayong mga kaibigan, hindi lang tayo maiiwan sa isang paraan. Hindi tayo susuko sa isang paraan. Gagawa tayo ng maraming paraan para lamang mailapit yung ating mga minamahal na kaibigan patungo sa ating Poong Jesus Nazareno. Ang tunay na kaibigan po, hindi sumusuko at gumagawa ng maraming paraan para lamang maidala sa kanyang kaibigan ang kaligtasan na nagmumula sa ating Poong Jesus Nazareno. Yun po yung ating tandaan sa araw na ito at sa araw-araw ng ating mga buhay. At pagkatapos nating madala, maibuhat yung bawat isa papalapit sa Poong Jesus Nazareno, matapos nating magawa ng paraan na madala yung bawat isa sa dambana ng Poong Jesus Nazareno, ipagkatiwala na po natin sa Poong Jesus Nazareno yung kanilang mga buhay. Siya naman po ang magbibigay ng pagpapalang kinakailangan ng bawat isa sa atin. Siya po ang magbibigay at magpapanibago ng ating mga buhay upang madala yung kaligtasan sa bawat isa sa atin. Ano pong hamon sa atin, mga kapatid? Paglabas po natin sa dambanang ito, sa simbahang ito, tayo po ay tumingin sa ating mga kaibigan, sa ating mga pamilya, sa mga komunidad kung nasaan tayo. At anong imbitasyon, anong misyon kung may makita tayong ating mga kapwa na hindi makakilos dahil maraming pinagdadaanan. Kung may makita tayong mga kapwa na hindi makalapit sa Diyos dahil sa mga kasalanang nagagawa nila, ang misyon po natin ay buhati natin sila pabalik sa ating Panginoon. Dalihin natin sila, gumawa tayo ng paraan para makatagpo nilang muli ang Diyos na lubos silang minamahal. Mga kapatid, ang patuloy nating panalangin sa ating Poong Jesus Nazareno, Poong Jesus Nazareno, patuloy mo kaming bigyan ng lakas upang maging matapat kaming mga kaibigan sa mundong ito.
kaibigan na nagdadala ng iba patungo sa iyo. Mga kaibigan na gumagawa ng paraan at hindi sumusuko para mailapit ang lahat sa kaligtasan. Kayo na po ang bahala sa amin. Lubos kaming nananampalataya at nagtitiwala sa iyong kagandahang loob. Ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Hesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat panalangin, ang ating sasabihin, Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mga mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Hesus Nazareno sa halamanan ng Gethsemane na dito'y pinawisan siya ng dugo ay magasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghahari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansanga ng Jerusalem ay matuto tayo makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa na sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Hesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita gawa buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Hesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Tayo po ay magsitayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Ama namin, hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tayo po'y magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nakakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nakakahalaga ng 2,500. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian. Sapagkat ikaw ang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paanyaya para sa ating lahat, maging tunay na kaibigan sa mundong ito, kaibigan na may matinding pananampalataya sa ating Panginoong Jesus Nazareno, kaibigan na nagdadala ng kapwa papalapit sa ating Panginoon, kaibigan na hindi sumusuko at gumagawa ng maraming paraan para madala ang iba sa kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.